Samantala, isinailalim sa enhancement and renovation ang Tagum City Historical and Cultural Center. Kung matatapos ito, tiyak na ito'y magiging isa sa pinakamalaking landmark ng lungsod dahil sa panlabas na disenyo nito na may malaking simbolong inverted G-clef na nagpapakilala na ang Tagum ay ang music capital of the South. Bakit? May detalye si Kate Lindsay Loha. Hindi naging hadlang ang kasagsagan ng pandemya upang pagsikapang tapusin ang renovation and enhancement sa Tagum City Historical and Cultural Center na tinanglukan na pamahala ng Tagum sa Davao del Norte. Kung papasukin ang gusali, matatagpuan sa unang palapag ang 1,000-seater city theater na magsisilbing venue ng iba't ibang aktibidad, particular na ang performing arts at iba pang mga art-related activities. Bubungad rin sa ikalawang palapag ang public library na animo'y isang modernong coffee shop dala ng disenyo nito na itinatampok ang isang playground-inspired children's corner, eksklusibong discussion rooms, study center para sa local history, at isang espasyo na para lamang sa mga differently abled persons. Sa ikatlong palapag makikita ang kasalukuyan pang ginagawang Kagikan Museum na siyang paglalagyan ng mga lumang artifacts. Kaya po inilagay dyan yung museum dahil dyan po natin makikita yung mga old artifacts. Doon din po makikita po din natin dyan yung mga artifacts na nagpapakita ng yung story ng Tagum. Sana po suportahan po natin ang kung ano po ang mga plano ng ating gobyerno dahil ito din po ay makapagbigay ng mabuti para sa ating future generation. Tiyak na magiging isa ito sa pinakamalaking landmark ng Tagum City dahil sa panlabas na disenyo nito na may malaking simbolong inverted G-clef na nagpapakilala na ang Tagum ay ang music capital of the South. Nakakaagaw pansin, di ba? Inaasahang sa Pebrero sa susunod na taon, mabubuksan na sa publiko ang Historical and Cultural Center ng Tagum City. Mula rito sa Davao del Norte, para sa Eagle News, Kate Loha. We live in interesting times.